Hello guys, welcome back po ulit sa ating video tutorial na ito. At sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag wiring ng sensor or motion sensor. So ito yung motion sensor na to, maganda itong gamitin lalo sa mga bahay na laging walang tao o yung hindi mo na kailangan mag bukas ng ilaw pagdating ng gayong oras o ano. Ito automatic na umiilaw kapag may nakikita siyang tao. Maganda ito sa mga masasamang loob. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ito i-wiring. So meron itong diagram dito. So bali yung supply nito ay 220, line 1, line 2 or line neutral. So unahin natin ito, yung ikabit yung supply niya. So, ito yung sa neutral. So, dito rin ikakabit sa, mula sa breaker papunta dito sa terminal block para sa neutral. Yan. Yung sunod naman natin na ikabit ay yung line or line 1. Ang line 1 na ginamit dito ay kulay itim. So, wala namang problema ito ng kulay na gamitin mo dahil ito ay for mo lang tutorial. Ito ay neutral at isa naman ay line or A1 or A2. Mas maganda kung putulin natin at balatan natin ng panibago. Sinusok-sok lang yan dito. Yun. So, meron ng line at saka neutral. So ang isusunod naman na ikabit natin ay ito yung 13-14. Mamaya ipapaliwanag ko to sa inyo kung bakit dumami ang wire dito. Tapos yung ito yung 13 na galing siya sa A2 o sa A1, tapos 13 magsiswitch siya para ma-supplyan ito yung supply na lipat ito sa 14. Ngayon, gagamit tayo ng contactor. Contactor. Kasi importante kasi na lagyan natin ng contactor. Kasi kapag marami kang load na ipapasok dito na walang contactor, hindi ito kakayanin ng sensor mo. Kasi nga ilang amps lang to. So, kailangan gamit tayo ng contactor. Para kahit ilang ilaw ang kaya ng contactor, pwede mong ilagay. Dito ay line 1. Pasok dito line 1 pa rin yan. Pasok sa holding coil ng contactor. Paglabas ng holding coil, papunta na ito sa line 2 or neutral.
Tapos, ito, yung A1, papunta na ito sa neutral. Actually, madali lang naman to i-wiring, basta na intindihan mo lang kung paano mag-diagram nito. So, meron na. Tapos, sunod naman natin yung ilaw. So, bali yung ilaw, meron akong ilaw. Ito yung ilaw ng gagamitin ko para mas maliwanag, mas madaling makita. Yung ilaw na to, dito ko yan ikakabit sa output ng contactor. Nakabit natin yung ilaw. So, ang sunod naman na ikakabit natin yung dito sa main contact niya. Dapat meron itong line neutral din. Maghanap lang tayo ng wire. Siguro ito pwede na. So, ito yung sa line 1. Kakabit natin ito sa line 1 din. Dito. O dito na lang sa breaker kasi masikip na dito. Kasi ito yung kulay itim na ito galing doon sa breaker. So line 1, line 2, line neutral. Sa inyo po yun kung ano ang supply sa inyo. O line neutral ba? O line to line, line to ground. So dito, dahil tuturo ko lang naman, ito ay line neutral. Tapos yung isa naman ay sa kabilang terminal ng contactor. So, buo na yung wiring natin. So, i-double check natin kung tama. Ito yung timer, yung motion sensor na to. A1. Okay. Punta doon. Tapos line to line 1. Tama. So, okay. Tama yung wiring natin. Susubukan na natin ngayon kung ito ay iilaw. Pag natin yung breaker. Yun. Hindi pa umilaw. Ilaw. Subukan natin patayin yung ilaw kasi maliwanag. Yung gumana na yung sensor natin. Ayan. Ayun nga guys, umilaw na.
So, ibig sabihin, tama yung wiring natin. So, pag umilaw yan, may time delay yan. Depende sa setting kung gaano kahaba yung pag-ilaw niya o gaano katagal. 1 minute ba o 10 minutes bago siya mamatay. So, pailaway natin ulit. Yun. So, ibig sabihin, kapag may nakita siyang na gumagalaw o may nakita siyang tao, automatic na naiilaw. Ngayon, papatayin natin yung abuksan natin yung ilaw. Yun, okay na. Gumana na. So, ito yung setting niya. Ayan. May setting yan dito kung gaano siya katagal ilaw kapag may na-detection na may gumagalaw o may nakita siyang tao. Ayan, namamatay. Siguro mga 1 minute siya ilaw. Ayan. Halimbawa, may nakita siyang tao na umakit sa pader mo o kaya sa gate mo pumasok. Pag na-detect siya ng sensor, iilaw yan. Ayan. Itong kamay na ginamit ko. Ayan. Maganda. Kaya ako ito ginamitan ng contactor gawa ng halimbawa maglagay ka ng ilaw sa labas ng bahay ng mga 1000 watts. So, kailangan gumamit ka lang ng contactor. Kasi kung wala contactor, dito muna siya direct sa sensor. Hindi ito magtatagal. Ito ay masisira. Kasi ilang amps lang naman ito. So, marami pang pwede paggamitan nito. Depende yan kung ilang circuit ang ipapasok mo dito sa bawat auxiliary ng contactor. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko ito winiring. Gagawa natin ng diagram. Patayin lang muna natin. Breaker para safe. Bali, ganito yung diagram niyan. Limbawa, ito yung sensor mo. Yan. Sensor, may makikita ka dun A1, A2. Tapos, lalakihan natin para mas clear. Ito yung sa sensor. Yan. Tapos, meron yung A1 at saka ito yung A1. Yan yung coil. Yung coil na to, ito, yung supply niya ay 220 volts. Okay. Tapos, meron itong number na 1314. Ito yung auxiliary niya. Ito yung 13. Ito din yung 14. So, dito, meron niyang nagsiswitch lang yan. Halimbawa, ganyan. Switch. Kapag sinupply mo ito ng 220, matik na nagagana yung sensor mo. Iilaw siya kaagad. Dahil nga may setting yan dito, kung pag may makita siyang tao
magumagalaw o may nakita siyang o aso, ganun. Ito, yung normally open, magiging normally closed yan. So, paano siya mag normally closed? Dahil ito ay, ito ang neutral mo, ito yung line mo. Okay? So, ito, kailangan mo mag-jump ng wire. Punta dito, 13. Yan. Kung mapapansin nyo, mayroon akong jumper. Ayan. Jumper yan. Ngayon, kapag na sense ng sensor mo na may nakita siyang tao, mag-normally close ito. So ito, dahil ito ay may, dahil ito ay neutral, ito ang line, yung supply, papasok dito sa 14. So ibig sabihin, ito ay line pa rin. Or line 1. Ngayon ito, papasok ngayon ito sa contactor. Sa contactor mo, meron tayong A1 at A2. Ito yung coil. Ito contactor. Tapos ito naman yung contact nya. So yung contact na contactor, ito yung neutral or line. Kasi dito mo yun i-connect yung line neutral mo. So ito yung line, pupunta yan dito sa A2. Okay? Tapos yung A1, pupunta yan sa neutral. So mayroon tayong breaker. Halimbawa, ito yung breaker natin. Yung breaker ay ganyan. Okay? So, ang breaker mo, halimbawa, align neutral. Ang supply nyo, ganyan. Ito, dahil ito ay line, may supply na yan dito, papasok sa coil. Para gumana ang coil, mag-energize yung coil, ito, papunta sa neutral. Ito siya magkoconnect. Okay? So, ano mangyayari kapag nag-energize na yung contactor mo? Once na mag-energize yung contactor mo, at the same time, ito mag-normally close. Normally close niyan, papunta na ngayon ito sa ilaw. Ito yung ilaw mo. Gagana na ngayon yung ilaw. Dahil ito ay magiging neutral, ito yung magiging line. So, ang nagpapagana sa contactor ay si sensor. Ganyan lang. Tapos ito yung supply ng sensor mo, dito din yan manggagaling. Depende rin sa'yo kung gusto mo ihiwalay yung yung breaker ng sensor mo. Pag sa bahay-bahay lang, okay lang. Pero pag sa building, dapat iwalay rin to. Iwalay yung para sa sensor, iwalay din para dito sa ilaw mo. Kasi ito yung mag-control sa ilaw mo, yung contactor. Ngayon, kung marami kang ngayong ilaw na ikakabit, pwede ka mag-add. Parallel-parallel mo lang. Depende, may iba pang design na bawat auxiliary ang gagamitin mo. Bawat auxiliary ito, isang ilaw o 10 ilaw, depende sa capacity ng contactor. So, ganyan lang. At sana may natutunan kayo kahit konti. So, guys, thank you po ulit at sana mag-subscribe kayo. Salamat!